May kasabihan tayo, kung ano raw ang puno, ganun din ang bunga. Magpapatotoo dyan ang tatlong mga batang dreamers noon, aba ngayon, achievers na. Gifted man daw sila o talented na ipinanganak. Lahat ng ito, namana at hinulma ng kanilang mga, sino pa? Magulang! Astig na tandem ito! Alamin ang sikreto ni Bagets kung paano magtagumpay dahil Lodi si Tommy, Lodi si Daddy. Kaya nyo? Ang malakidlat na bilis, hahabol ka? Pagmamahalan pa kaya tayo mo? E sa biritan, lalaban ka ba? Sila ang mga young achievers na hinahangaan. At sa bawat tagumpay nila, nandyan ang kanilang mga magulang na handa at buo ang suporta sa kanilang mga chikitin. Amazing figure skater na si Sophia Frank, kabilang ng pagiging Phil-Am and raised in the USA, abay 100% Pinoy pa rin at heart. Kaya no wonder bandila ng Pilipinas ang piniling iwagayway ng lumaban at manalo sa 2022 Asian Open Figure Skating sa Jakarta, Indonesia noong nakaraang Disyembre. I just like looked at my coach and I was like, I just won. And he was like, you just got first. And we were just like laughing and we were just being super happy. So I just tried to skate the best that I could. I didn't really skate as well as I wanted to, but I still put out a pretty decent program, so that's why I was surprised that I was still in first after. Isang proud moment para sa kanyang ina na si Preciosa Tongko Frank na naging pambato ng Pilipinas ang kanyang anak. Pero wag ka ha, may sinabi din naman kasi si Mommy Precious na isa palang beauty queen, binibining Pilipinas 1990 si Mommy. No wonder ang ganda at competitive spirit ni Precious na mana ni Sophia. Proud ako kay Sophia, pero parang gusto mo rin itaas ang Pilipinas. Pilipino yan, wala. Ano lang yan, madali lang yan. Gusto ko mapalitan yung perception. 3 years old si Sophia nang makahiligan ng figure skating. My parents brought me to the ice rink and I looked over the boards and I saw these girls in these really pretty, sparkly, flowy dresses. And I told my mom and dad, I said, I want to do this. Like, put me in learn to skate right now. Like, I want to learn how to do this. And I fell in love with it immediately. Todo suporta naman agad si Mommy Precious sa anak, kahit umaaray din ang bulsa. So yung pinakamahal kasi sa skating, yung yelo. Every hour, binabayaran mo yan. So kung imagine mo yung gastos mo, $15 an hour. Compute mo ng 4 or 5 hours a day, plus yung bayad mo sa coach, multiply mo by a month, yun ang gasto sa skating. Sulit naman dahil pinaghusay talaga ni Sophia ang kanyang hilig. Blessed naman kami na na-meet namin yung Olympic coach sa US. Ang pangalan niya si Tammy Gamble. Siya yung nagtitrain sa lahat ng magagaling na American men at saka women sa Amerika. I belong to the ice. Ito ang nasa isip ni Sophia noon dahil sa bawat pagkaskas ng kanyang skate blades sa yelo, sa bawat igkas, talon, pagdausdos at mga exhibitions kasabay ang saliw ng musika. Pakiramdam daw ni Sophia, siya'y pumapasok sa world of magic. It's an unreal experience, honestly. It feels magical almost when like the wind is like blowing in your hair and you feel like you're in a movie.
Malayo pa nga ang lalakbayin ni Sofia at handa si Precious na samahan ng anak all the way sa kanyang journey sa loob ng ice skating rink. At nagbunga naman ang tiyaga at sipag ni Sofia noon. The dreamer is now the achiever. Title holder na rin si Sofia tulad ng kanyang mommy. At level up pa dahil pang-international. O diba? The serve. I would say that Sofia is yung pambato din talaga namin sa Pilipinas ngayon. And she has done so much also in order to promote figure skating in the Philippines. Sa ice skating rink, makipaghabula naman tayo ngayon sa Bilis at Gilas ni John Lloyd Caballo ng Palawan sa Athletic Oval sa larangan ng takbuhan o track and field. Nito lang nakaraang December 4, 2022, nanalo ng gintong medalya lang naman si John Lloyd. Kanyang team sa UAAP 4x4 meter mixed relay. Ni sa panaginip, hindi daw inaasahan ni John Lloyd na matatamasan niya ang tagumpay na meron siya ngayon. Laking Puerto Princesa, Palawan si Lloyd. Tanging ina lamang niya ang mag-isang nagpalaki at nag-alaga sa kanya sa gitna ng kapos na pamumuhay dahil maaga siyang naulila sa ama. Kaya maaga din siya namulat sa responsibilidad sa buhay. Natutong tumayo sa sariling paa at naging independent. Ultimo pagkain, hindi ko alam kung saan kami kukuha ni mama ng pangkain namin. Maga po ako namulat sa realidad. Kaya po yun, doon po ako nag-start na magbenta ng banana kayo, ng balot, ng pandesal. Naging madiskarte po ang tao. Talagang naging strong, independent po talaga ako. Pero dala rin ang kapusukan ng kabataan. Napasali noon si John sa Basag Ulo at naging miyembro pa ng isang gang. Barumbado po talaga ako. Kumbaga parang mahilig sa away, nakikipagsuntukan. Siyempre bata pa po ako. Tapos yung mga kuya-kuya ko doon sa amin, parang inuuto po ako na sapakin mo yan, sabi, takbo ka sa akin. At alam nyo bang dito niya nadiskubre ang bilis at galing niya sa takbuhan pag napaparambol na? Minsan nakita daw ito ng kanyang teacher at sinaway siya. Sumali kaya sa team namin kasi wala kang mapapala dyan. Yung pakikipaghabulan mo na yan, wala kang mararating. Pero dito, makapag-aral ka, bibigyan pa ito ng baon. Ako, parang nung una, nag-isip pa po ako nun eh. Hindi ko pa po parang nag-grab yung opportunity. Tapos po one time, merong marathon sa amin. So, doon po nag-start. So, sumali pa rin po ako. Yun po, unexpected. Nag-champion po ako nun sa 3 kilometers. Sa pagkakapanalong iyon, na-inspire mag-training si Lloyd at tuluyang iniwan ang magulong buhay. Proud naman ang kanyang nanay, kay Lloyd. Siya ang kanyang number one cheerleader. Parati ko lang siyang sinasabihan na kung kaya nila, anak, mas lalong kaya mo. Kasi ako ganun. Pag kaya nila, mas lalong kaya ko. At ito ang revelasyon, ang kanyang talento. Kay mother pala niya, nakuha. Dahil ang kanyang nanay, isa din palang atleta noong kanyang kabataan. Panlaban nila ako eh. Takbo, baseball, halos lahat po ng laro, sinasalihan ko po eh. Ang talent ni Lloyd ang naging daan din para siya ay makapag-aral ng libre. Ngayon, graduating na siya sa kolehiyo sa kursong education. Ginamit ko po yung talent ko na yun. Kasi unang-una, hindi naman po kayang pag-aralin ng mama ko, ng family ko kasi hirap din naman po kami sa buhay. Ang kanyang pagiging athlete scholar ay nagbukas ng mga bintana ng oportunidad. Kahit sa ibang bansa, naimbitahan siyang lumaban. Sobrang saya sa feeling na, wow, makapunta ako ng abroad, makapag-compete ako international na
dahil lang sa paglalaro ko. Maliwanag ang hinaharap para kay Lloyd at nakahanda siya sa marami pang laban at hamon ng buhay. Dahil kampante siyang may ina siya na laging aalalay sa kanya. Pinaka-ultimate goal ko talaga is mapagtapos ng pag-aaral. Magkaroon ng magandang trabaho. Mabigyan ng magandang buhay yung mama ko. Puno siya rin daw ang bunga. Susunod na sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Sa paghanga kay Lloyd sa kanyang husay sa takbuhan, ay mapapawaw naman tayo sa powerful voice at stage presence ni Carmela Lozarno, ang ating batang-batang singing diva from Batangas. Nito lang nakaraang December 10, 2022, bumirit si Carmela sa Sing Galing. Natulala sa paghanga ang buong madla. Ang galing, di ba? Ang nanalo sa ating year 2 opening Pida Okay Star, Carmela! No doubt, grand champion si Carmela. Mataginting na 1,000,000 piso at brand new car ang pinanalunan niya. Nagpiesta ang kanilang buong bayan sa karangalang nauwi niya. Sobrang saya ko po na ako po yung yung nanalo. Ako po yung pinakabata na singtestan. Kaya hindi ko rin po ina-expect na ako rin na makakaabot po ako sa grand finals kasi magagaling po yung mga ate at kuya na nakasama ko. Kaya hindi pa rin po ako nakakapaniwala hanggang ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaanan namin from audition hanggang sa pinakabata nga po siya, parang hindi pa rin po namin na ina-expect na wow, ang anak ko yung tinawag. So which is na very overwhelming po yung pakiramdam na ay, anak ko yan. 3 taon pa lang si Carmela nang nakahiligan ng pagkanta. Mahilig kasi sa videoke ang kanyang family. Kaya madalas niyang ka-jamming ang kanyang daddy. Sa pagkakapanalo ni Carmela, parang nanalo na rin si Romeo, na minsan din palang nangarap maging professional singer. Sa kanya ko nakikita yung sarili ko na maging isang sikat na singer. Sobrang proud ako sa anak ko kasi natupad yung pangarap ko na maging isang sikat na singer. Bata pa lang si Carmela, hakutera na ng mga awards sa singing contest. Elementary pa lang, gusto ko pong maging sikat na singer. Kaya todo ang suporta ng kanyang mga magulang sa pangarap na maging isa siyang professional singer balang araw. Lagi po namin sinasama sa voice lesson, sa voice coach po niya para po ipalinis, ipaayos po yung song na kakantahin po niya sa contest. So the first time na marinig ko siya, alam ko may mararating ang batang ito. And as a coach, alam mo may potential. Ang goal natin is to unleash yung potential na yon. And ang maganda sa bata na to, it's talagang committed talaga siya, inconsistent. Yun talaga yung dalawang pinakamahalaga kasi talaga kapag gusto mo may marating sa buhay. Not only in singing, you have to be committed sa ginagawa mo. And kailangan consistent sa ginagawa niya. Ngayon, champion na sa isang national singing contest sa edad na 13. Malayo pa nga ang mararating ni Carmela at ang kanyang mga magulang, ang kanyang wind beneath her wings. Nakikita namin nag-i-enjoy siya sa stage, masaya siya sa ginagawa niya. Kaya sabi namin is, sige, tuloy natin kasi nag-i-enjoy siya, masaya siya. Kung saan siya masaya, susuportahan natin.
lang ang kwento ni na Sofia, Lloyd at Carmela na sa pagtupad ng pangarap ng isang bata, ang mga magulang, ang tunay na pinaghuhugutan ng lakas at inspirasyon. Dahil si Mommy, si Daddy, ang tunay na mga idol ng buhay natin. Naglipat taon na, pero gapang pa rin ba ang buhay nyo? O eto na, makinig at manood mga friends, baka ito na ang mga tips at paraan na hinihintay ninyo para kayo naman ay umasenso o medyo makaluwag-luwag. Galing mismo ito sa mga taong walang-wala noon, pero mga big time na ngayon. Lisensya lang daw ang kanilang puhunan at susi ng motorsiklo ang kailangan. Sure ball daw na aarangkada ang kabuhayan basta't kapit lang sa angkas sa tagumpay. Motorsiklo, ang tawag sa dalawang gulong na sasakyang de motor na naglipa na sa buong Metro Manila. Ito ang naging lifesaver ng mga Pinoy noong pandemya at naging daan din ng mga simpleng tao na gustong kumita ng mabilisan at marangal. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, mahigit ng 2.4 million ang bilang ng mga walang trabaho nitong 2022. Nakakaalarma, hindi ba? Pero dahil ang mga Pinoy ay madiskarte, kayang kumita ang bawat individual gamit ang motorsiklo sa panahong ito. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagkakaroon ng motorsiklo. Bakit? Dahil yan lang ang kayang bilhin sa kinikita ng ordinaryong Pinoy na magiging sarili nila ang sasakyan. At dahil sa lumalalang sitwasyon ng trapiko, yan na ang pinakakumbinyente ngayon sa bansa na kailangang aminin natin ang motor ang pambansang sasakyan ng Pilipinas. New trend na talaga ang paggamit ng motor sa bansa. Delivery man yan o means of transportation, pasok ang motorsiklo dyan. At dahil sa in-demand ngayon ang motorsiklo, dumagsa na rin ang job opportunities para sa mga Pinoy na marunong gumamit nito. Ito ang nakitang solusyon ng mag-asawang Angeline at George Royeca para tapusin ang problema sa unemployment o kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Good way din daw ito para makabawas sa traffic, lalo na dito sa Metro Manila. Sa advokasyan nito ng mag-asawa, ipinanganak ang kanilang negosyong angkas. Ang pagmumotorsiklo, ginagawa na po yan ng million-million na Pilipino. At magagaling po talaga ang Pilipino sa motorsiklo. Nakita po natin yan sa probinsya. There are 18 million motorcycle owners in this country. And all of them are low-income family household. Bakit? Kasi ito lang po yung kaya nilang ma-afford. Ito yung kaya nilang bilhin. At ito po yung ginagamit nila para maging family car, maging business car, maging side hustle nila. So what we've done is not invent this industry. We didn't create it. Nandiyan na po yung industry na yan. Pre-professionalize lang po natin. So Angeline, what do you think is the secret to the success of a business model like this concerning the motorcycle in the Philippines? I mean, if you look at the survey studies out there, right, an SWS survey was conducted in 2018. One out of three Filipino families own a motorcycle, and 50% of them use it for livelihood, right? And from what we were looking before, there are 18 million motorcycles in this country, and I'm so surprised that many of them are trying to sign up with Angas to be able to get a livelihood on the platform and to be able to reach out to customers. Sa pagsulpot ng angkas sa bansa, ginulat nito ang madla dahil hindi rin matatawaran ang mga kwento ng kanilang mga rider na umasenso ng husto sa buhay. Sa angkas talaga daw umabante ang kabuhayan ng kanilang mga empleyado na narating ang pinapangarap na pag-inam sa kanilang pang-araw-araw. Sino ba naman ang mag-aakala na itong si Bernadette na isang single mom, abay magiging wonder mom dahil naging rider siya ng angkas. Chill na ngayon si Badette dahil sure ball na ang regular na kita niya para maitaguyod ang kanyang mga chikiting. Dahil po sa angkas, talagang malaki po yung naitulong sa akin. Naging sustainable yung sa mga anak ko, yung pang-everyday nila.
Noon daw kasi aligaga siya kung saan niya kukuning kamay ang perang pambili ng pagkain ng kanyang mga anak. Isa siyang manikurista at natutulala na lang siya kapag matumal ang mga customer. Naranasan nilang mag-iina noon kung paano ang mamuhay ng isang kahig, isang tuka. Nabaon din siya sa utang na umabot pa sa 100,000 piso. May mailapag lang na pamatid gutom sa mesa para sa mga anak. Makita mo yung mga anak mo na naghihirap. Na yung parang pagka naparamdam mo sa kanila na wala kang maipakain sa kanila. Hindi nila alam na tatalikod na lang ako doon ako iiyak. Sabi ko sorry, sabi ko sa sarili ko. Yung parang hindi mo ginusto na ganun yung maranasan nilang buhay. Ang hirap maging mahirap. Yan ang laging pumapasok sa isip ni Bernadette. Ito ang kalbaryo ng isang ina na hindi maibigay ang mga simpleng gusto ng mga anak. Tumating kasi sa time na talagang nagkandautang ka nung time, lalo na yung during the pandemic, which is hindi talaga alam ng pamilya ko kasi syempre ayoko rin panghinaan sila. Simula nang sumakay siya sa motorsiklo, abay o marangkada ang kanyang buhay dahil sa angkas. Sustainable yung sa mga anak ko na everyday na meron kang may ihain sa kanila. Yung everyday na ngayon, yung baon, kasi starting na naman, may schooling. May sariling motor na siya ngayon. Ang kita niya, naku, 2,500 kada araw lang naman. Malayo sa dati niyang racket. Hayahay na rin ang buhay ng kanyang mga baguettes. Maski ang mga gamot ng kanyang nanay, sagot na rin ni Bernadette yan. A Love to Lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested. A Love to Lash. Kung nag-level up ang buhay ni Bernadette dahil sa angkas, may kwentong angkas din ang dating fast food chain manager na si Ryan. Walang buhay noon si Ryan dahil lahat ng oras niya kinakain ng kanyang trabaho. Ultimo pamilya niya, hindi na siya halos makita at makasama. At ang sweldo niya, naku, hindi kayang bumuhay ng pamilya. Tipid na tipid si Ryan para lang makasurvive. Kahit day off mo, kahit nakalive ka, yun yung attention ng kailangan ka sa trabaho. Patitirahan nila Ryan, hindi niya ma-upgrade kasi nga walang ekstrang pera para makarenta man lang ng mas maganda at mas maluwag na paupahang bahay. Ang ending, todo tiis sila sa malalata ng sardinas sa sikip at pilit pinagkakasya ang mga sarili. Galang din kami sa ilalim ng ng kama, tapos yung nasa ibabaw ng kama nandun yung mga anak ko. Ang angkas ang naging daan ni Ryan para ang imposible maging posible. 2017, binago ng isang motorsiklo ng angkas ang estado ng buhay ni Ryan. Kalakip ang sipag at tiyaga, ang dating sa barong-barong nakatira. Ngayon, may sarili ng bahay at lupa. Hindi lang yan, may sarili na rin siyang paupahan. Pero ang lubos niyang pinagpapasalamat sa pagiging rider niya ngayon, one to sawa na ang bonding nilang pamilya. Sa angkas kasi, hawak mo ang oras mo. Pwede kang tumanggap ng booking o hindi, anytime. At pag naabot mo na ang gusto mong quota for the day, pwede ka nang magpahinga o diba bongga. Si angkas yung napili ko. Dahil dito, hawak mo yung oras mo. Nagagawa mo lahat ng gusto mo. Nakuha mo yung mga gusto mo. May oras ka sa pamilya mo. Yun naman ang which is number one. Kung mas masipag ka, mas matyaga ka, mas malaki yung kita mo. From merchandiser to full-time rider, yan naman ang eksen ng kwentong angkas ni Jonathan. The struggle is real. Ang makapag-ipon para kay Jonathan kasi nga, ang baba ng kita niya at kahit mag-overtime pa, wala pa ring epek. Ang ending, ayun, nabaon lang din sila sa utang. Pero nang subukang pasukin ang pagiging rider, bigla daw umalagwa ang kanyang buhay. 14 years ako sa merchandiser, wala akong naipundar eh. Halos napupunta lang sa upa ng bahay, tapos sa mga gastusin, halos talagang yung sahod ko, may utang pa. Pagdating ng sahod, dadaan lang sa palad mo yung
sahod eh. Achieve na rin niya ang pagkita ng 3,000 a day sa pagfu-full-time rider niya. Kaya nakabili siya ng hindi lang isa kundi tatlong motor at may bonus pang van na pangrenta. May maliit na sari-sari store na rin siyang napundar at sariling bahay din. Ito na yung kwan, yung talagang sinasabi ko na yung pangarap ko andito na. Parang para sa akin na sa pamilya ko, kumpleto na. Nakaka-inspire, 'di ba? Kaya in na in ngayon ang Angkas. Dagsa na rin ang mga gustong mag-sign up para maging rider nila. Sino ba naman ang ayaw umasenso ang buhay, 'di ba? Tulad ni Bernadette, Ryan, Jonathan, ang motorsiklo ang nagbigay sa kanila ng buhay na kanilang inaasam. Patunay sila na dapat sakyan na lang natin at subukan ang bawat biyahe ng buhay natin. Anumang aberya yan, siguradong malulusutan lalo na kung angkas mo ay tibay at tatag ng loob para ikaw ay magtagumpay kahit ang gamit mo lang ay isang simpleng motorsiklo. Angkas na! Kilala niyo pa ba ang mga karakter sa Biblia? Nako, ang mga himala at ang sakripisyo ni Jesus, natatandaan niyo pa ba? Nakakahiya, hindi ba? Lahat tayo nakakalimot. At kailangan, hindi nakakalimot. Kasi marami sa atin, nako, medyo hindi na binabalikan yan. Paano pa ang mga kabataan? Dahil sa pagkahumaling natin sa mga bago at modernong bagay, nakakaligtaan na raw ang marami na magnilay. Pwes, hindi na palusot ang mahaba at makapal na babasahin dahil nasa online app na rin ang mga Vision of the Bible. Oras na para magbalik loob at turuan ang mga kabataan dahil ito na ang mission ni Emilio. Kilala ang Hollywood actor, writer, director at producer na si Emilio Rosso sa mga pelikulang underworld characters. What has he done? Yan iba sa merke lang niya sa itas. I can't be in and out. Yeah, that's what you need. I'm sorry. Enrique DeAndre, a cop. Take him to a party at my house. You guys have a good time. Mariachi, senorita, dancing. Ray. What did I ever do? Naging Ray Knightley siya, isang mamamatay tao sa Day of Redemption. All right. Let him go. Just let him go. Pansin-pansin halos lahat ng kanyang pelikula na hango sa Biblia. Pero ibang role ang ginagampanan ni Emilio, ang Hollywood actor, sa totoong buhay. And Hollywood actor Emilio Rosso is in the house! Palakpakan naman dyan, which means applause, please. Well, we have a real Hollywood actor in our midst. But before that, you have had a very dramatic life. I did. What's the most dramatic part of your life before the glitz and the glamour of being an actor in Hollywood? Well, I started my career in New York, you know, where you start all my education. And you know, as an actor, it's like you always have to keep going no matter what. And some people don't appreciate it, but it's a very hard work to get to the movie. Imagine the world, how much competition in it, how much... You gotta train yourself all the time because remember that the moment you flick, the next actor will take your job. Right. So you're always gonna be on top of yourself. Hindi pinanghinaan ng loob si Emilio sa kanyang bad experience bilang artista nung siya'y nagsisimula pa lang. So I can tell you that I had a harsh moment like in New York. But I got my first movie I did in New York actually.
Sa pagsisikap niya at galing bilang isang aktor, nabigyan siya ng break and the rest is history. So, how many movies in all? I did about 70 titles. Wow. Including TV shows. Right. I produce and direct myself. And you're a scriptwriter as well? Yeah, yeah. I wrote like a 6 screenplay that we produced about 4. What's your favorite role, your favorite project? Well, all of them are my favorite projects, but I produce and direct 2 faith-based movies. Mm. And it's about the goodness in the people, goodness in God. Mm. You know, as an actor, I call it vanity of all vanity, because you're always busy in like getting the next job and getting the next role, and it's just, this is all you care. And at some point, like, I want it so much, and I then ask myself, why do I really want it? Like, just to be an actor, just like. Seeing yourself on screen. Vanity of all vanity. Right. And then at some point I got really tired, because you direct a movie, you produce the movie, you own a movie. So I just like, I just stopped it for a while. You know, I got really, really tired from that. Mm-hmm. And then, you know, I asked myself like, is that what I really wanted? This is all life is about? And that's what I found more, the Word of God. Mm. And there, I put God into my work, in the movie. I put God first, and then I enjoy it. And you know what, if I don't get the role now, it's not God's choice. Instead of like me think about, oh, I can do anything I can. No, that's, I did a lot of stuff, but you know what, I got so tired, I got so empty. And then now, bringing this work of God, I put God first. So I think everything happened for a reason. The faith-based projects, which came later in your career, I suppose, right? Yeah, yeah. Well, one of my good projects, I work on the project called Last Man Standing, which I did a documentary about the Israeli Mafia in New York. Mm. It was so like, it was a great great project. And I think I saw that movie. You did? Last Man Standing. Kung sobrang kasamaan ang naging role niya sa mga pelikula, na ang iba'y true-to-life story pa. Iba ang gusto niyang ibahagi at makagawa sa iba sa totoong buhay. Kabutihan ang gusto niyang ipakita behind the scenes. Ito ang naging dakilang misyon ni Emilio Rosso. Naisip ng aktor mula sa bansang Israel na gumawa ng Vision of the Bible na app dahil nakakalimutan na raw ng Gen Z ang magbasa ng Biblia at halos walang mga alam sa kwento ng buhay. So your inspiration in creating the app is the new generation. It's the new generation and old generation. Because imagine this, you know, the app created inspiration. You know, what pushed me to make this app, I was in the bank once and my bank manager, I think a father was like about 76. He had like 4 kids, he raised them. And I think he bought in age 76 a ticket to go to the Holy Land. And a week before his ticket, he passed away. And his daughter started crying and said, I wish my father could see something like that. And that's inspired me to do the whole Bible, from Genesis all the way to Revelation, as a visual. Everybody should have opportunity to see the Holy Land. No matter how poor you are or how rich you are, you have the opportunity to share a moment of God. Inyo inabot ng 8 years bago niya ito nabuo at ang resulta, spectacular audiovisual experience ng paglalakbay sa mga pahina ng Holy Bible. First digital Bible. Sa pamamagitan ng Vision of the Bible, ang tanging app kung saan pinagsama ang magandang audio recordings at video ng inyong paboritong Bible stories and verses. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Beginning of the good news about Jesus the Messiah. Muling sasariwa ang kwento ng mga banal na nabuhay noon kasama na si Jesus. And see the place where Jesus was born. Kailan lang bumisita si Emilio dito sa Pilipinas. What are you doing in the Philippines?
Philippines? I came here as a payback to the Filipinos. So now you're into creating an app, and why do you think it's like paying back to the Filipinos? Does this have something to do with what happened for Israel? Yeah. Many years ago in the United Nations, and that vote that finally gave emancipation and autonomy to the Jewish people. Well, remember that, like, in 1948, it started with Emmanuel Quezon, who brought the 1,300 family to the Philippines. He's the only Asian country that actually, like, really opened the gate for the Jews. And if you remember that, after what happened with the Nazis, I think it was like in the end of 1947, when President Rojas, he basically broke the tie, 47-47, and the Filipino came and said, Israel deserve a country. And you know what I like about the Filipino? They're really truthful, like believer in God. I travel the whole world, like especially during this project. And what I find the Filipino, you know, in the Bible they say, God wants your heart. I think it's one of the only countries when I found out the Filipino, when they have God in their heart. I tell you that everywhere I go, I see like the very happy, loving culture. They're not pretending to be good. They're not pretending to be kind. They are really nice. I was very fascinating to like see that. What a relief to come to this country. Wow, thank you so much. Do you know any Filipino words? Yes. Mahal ko a Filipina. Mahal ko a Filipino. Habang nasa bansa, tumulong si Emilio sa mga nasunugan. Kasama dyan sa good deeds na yan si Congressman Arjo Ataide at ang kanyang buong pamilya. So, you're also doing charity projects. Wow, you're really busy. You know, the idea of this project, it's 100 pesos a month. So what we do is like, you know, in the Bible they say you got to give percentage in order for you to grow. So we are charging 100 pesos because it works on private server. You know, it costs money. Nobody sponsored it. It's a self-sponsor. So I take the 100 pesos and give it to the people like here when they have like, I think in a Quezon City they had fire. So we donate like blankets and pillows. At para sa lahat ng mga ipinamigay sa mga nasunugan mula kay Ginoong Emilio Rosso, mula pa sa Hollywood, mula sa pamilya Ataide, andito po si Aling Ibiang. At syempre si Congressman Arjo Ataide, ang sinasabi ng mga taga Barangay Balingasa ay... First of all, I want to thank to the Ataide family, Sylvia and Art, who's just generous and humble and show me a goodness, how they help the people here in the Philippines. They're not just saying, they're actually doer and inspire. We're going to translate the whole app we are working at to the Philippine language. It's in the next 3 months, you guys are going to have the first visual Filipino app. Kasama ka rin sa mga naniniwala sa pangangailangan na mas marami dapat ang matuto tungkol sa mga kwento ng Biblia sa pamamagitan ng isang app. Opo, yes. So definitely po, no? Because nowadays po, meron po tayong mga bata, no? Kung ano-ano ng libro na lang po nababasa. And definitely making it more interactive sa ating mga kabataan, no? In this way, they would be enticed po to be able to want to learn more also about the Bible. Dahil meron din po tayong mga presyento ng Pilipino o katauhan na madalas eh, visual learner din. So this is the best way to make it more interactive for the children, and at the same time, hindi lang po kung ano-ano nababasa sa internet. Let us teach them the ways of the Bible, like how we are taught. Is it already available? It's available in English version of the Bible. You can find it on the App Store. Mm-hmm. And in the next 3 months, we are going to do it in Filipino. Yay! There's going to be a Pinoy version. Pangarap ni Emilio na mas mapalawak pa ang tulong sa mga karapat-dapat abutan mula sa Vision of the Bible Philippines. Naniniwala din si Emilio na hindi dapat kalimutan ng tao ang mga kwento at aral sa Biblia kahit moderno na ang takbo ng mundo ngayon. Dahil anumang kinakaharap na problema ninuman, ang libro ng buhay, ang tanging sagot at gabay para malagpasan lahat ng pagsubok
pagsubok sa buhay. Yan ang misyong gustong iwanan ni Emilio dito sa ating bayan. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.